isang subscriber natin na dati pa na nasa Pilipinas pa siya, eh, pinapanood na daw niya ako. So ngayon, kikitain natin siya. Daming pila dito sa post office. May mga Pilipino nakapila din. Sa mga Pilipino na nandito sa Israel, may vlog ako na online banking. Kesa sa maghintay kayo sa pila sa post office, mag online banking na lang kayo. Mas komportable. Hindi ka na kailangan pumila sa post office para magpadala o kumuha ng pera. So nandito ako ngayon sa isang malaking square dito, ang Kikar Rabin Square. So yan, nandito ako ngayon, ito ay sikat na ginaganapan ng mga maraming event dito sa Tel Aviv. Itong building na to, diyan nilagay yung flag ng UAE, kundi ako nagkakamali, nung nagkaroon sila ng peace ng Israel. Yan yung building na yan. Yan, usually maraming tao dito pag ordinary day. Pero ngayon, mangilan-ngilan na lang nasa labas. Ayan. Lockdown kami dito hanggang Biyernes. At ewan ko, baka may extend pa. Doon yung anak kay Lola. Pinalabas ako ngayon para kunin yung prescription galing sa doktor ni Lola. Bagong gamot. Para antidepressant yata. Tapos pinalabas na rin ako para makapag break. Kasi nga sabi ko, pati ako nadidepress kay Lola sa kalagayan niya, pati ikaw mahahawa. Tsaka pag sobrang kulong na talaga, nakaka-depress talaga. Makikita mo yung kalagayan ng amo. Kaya ang mahirap dito sa Israel, naligaw ako. Tagal ko na dito, naliligaw pa ako. Kasi parapares yung nila dito. Mukha ng mga kalye. Kaya madalas na naliligaw din ako. So nakuha ko na yung prescription ni Lola. So ngayon may chinata ko na isang subscriber natin. Interview natin, itry natin magtanong sa kanya tungkol sa trabaho niya, okay? No, wasak na yung ulam, winasak ko na. Ito, kasama ko si Weng. Dati siyang OFW sa Taiwan. Ayan. Anong trabaho mo doon, sis? Sa factory. Puro factory lang. Ngayon, nandito na siya sa Israel. Sabi niya, nagchat siya sa akin, kailan ba yun? Last year? No. Mga April. Ganun. Nag-a-apply siya. Ngayon, pinapanood niya yung vlog ko daw. Hindi ako makapaniwala, nandito na siya. So, kayong lahat dyan, yung mga nag-a-apply sa papunta dito sa Israel, sana one time makita ko kayo dito at ma-interview din. Makasama kayo dito sa aking vlog. So, ngayon, nandito, natupad na yung pangarap ko, na pangarap din niya na maisama siya sa vlog. Si Sis Rowena. Ngayon, sa siyang caregiver dito sa Israel. Ilang months ka na dito, sis? Nine. Magda-nine. One year na, oh. Sa 22. Sa 22, parang kailan lang. So, kayo yung mga nandyan, anong magiging mo sa kanila? Yung mga nag-a-apply dito as a caregiver, pati na rin sa mga hotel worker na gustong mag-apply dito na mga, lalo na yung mga na-delay. Maghintay lang kayo, magtsaga at magkakasama-sama rin tayo dito. Oo, kasi ganun talaga, kuminsan yung buhay, parang tinitest ka ba kung hanggang saan ka? Malay natin yung Diyos, tinitest lang din tayo, di ba? So, para pag nandito na tayo, malakas yung loob natin. Wala na yung takot na naubos na. Pero ngayon, nung nakapunta na ako dito, wala na, natanggal lahat yun kasi mahirap yung pag-a-apply dito.
Sobrang hirap. Diba? Kaya yun, tsaga-tsaga lang at makakapunta rin kayo dito. Sana makasama namin. May interview din kayo ni Orly Wing. So yun, sis, anong kasi ikaw, may mga kaibigan din ako dyan sa Taiwan. May mga ilan-ilan, di naman marami. Ano yung magandang parte na pagiging OFW dito sa Israel? Oh, mas masarap kasi stress ka man. Parang relax iba, lang. Hindi mabigat yung trabaho. Hindi mabigat. Hindi tulad sa company. Sa Taiwan. Sa Taiwan, sobrang masaya kasi okay sa Taiwan eh. Madaming pasyalan, libre kasi... Libre kung sabot ng company. Pero kung gusto mo namang magsarili ka, pwede magbayad ka. Pero maganda rin. Maganda sa pagkain. Sahod. Sahod. Ang sahod kasi, depende sa'yo. Depende sa trabaho mo kung talagang sa kahit depende dyan. Sa'yo. Kahit malaki o maliit. Kung marunong ka magdala. Sa bagay, dito, malaki sahod natin. Di naman, pero, di ba? Sasabihin nga nila, 20 years na ako dito, pero, di ba yung iba? Dito 20 years ako dito, pero ang dami ko pang utang. Oh. Nasa iyo yan. Di ba? Yan, mga future OFW, yan, mga nag-apply. Yun, kasi, pumagastos ka. Ang iba kasi, sa Taiwan, bili dito, bili doon, kasi iniisip mo mura. Hmm. Ilan ano ka doon? Ilan taong ka doon? 9. Kasi lang, mura doon. Oh, mura, marami nga. Kaya lang, syempre, ako may pamilya. Tatlo yung anak ko. Isang college na ngayon. Tatlo, dalawang high school. Kaya hindi kaya talaga. Pag hindi ka paswerte, ang company mo, walang OT. Sakto mo lang na... Tapos hindi pa neto yung sahod mo? Hindi po. Babayad ka pa ng bills, babayad ka pa ng flat. Madaming babayaran. Hindi katulad sa atin, sa amin dito mga caregiver, neto na yung binibigay yung sahod natin. Sa mga hotel workers, hindi ko lang alam. Ang alam ko, magbabayad pa kayo ng flat. O depende sa company kung bibigyan kayo ng accommodation. Ganun. Tsaka maganda dito kung swerte ka sa amo. Tulad niya, swerte sa amo niya. Kaya galante ang amo niya. Hindi, kasi ang lolo ko, pag nag-grocery ako, gusto niya talaga babayaran niya. Hindi ganun pag sabi ko, wag na, nagagalit siya pag kasi personal mo, pagkain mo yan, kailangan mo yan, kaya binabayaran ni Lolo. Hindi lahat ganun. Katulad ako, pag may bibilin ako, personal ko na yon, hindi na niya, wala na siyang pake. Kung pagkain sa bahay o kailangan sa bahay, sila yung magbabayad. Sila parang Pilipino yung ugali ng no? Swerte talaga siya kasi sinat niya ako noon, kabayan, sabi niya, andito yung lugar ko. Sabi niya, paki-search naman kung kung maganda yung lugar. Pagka-search ko, ay, ang ganda, malapit lang dito sa, sabi ko, sa hospital, sa lahat, sa supermarket, malapit. Kaya, hindi rin ako makapaniwala, nandito na siya. Dati, sinat-chat niya lang ako. Kaya, oo. Mas maganda dito sa, Israel kumpara sa Taiwan, no? Siyempre naman. Sa lahat ng bagay. Dito talaga, dito. Meron din sa Taiwan, kaya lang... Ay, hindi, maganda sa Taiwan talaga. Yung maganda. Yung lugar. Yung, maganda. Hindi katulad dito sa Israel kasi halos dito sa Israel. Hindi yung, pa kasi ako nakapasyal dito. Kaya... Kasi yung mga lugar dito, lalo na yung mga bundok nila, dry. Hindi green dito. Yan yung mga yan. Yung nakikita yung park, nandito kami sa park ngayon. Ano lang yan lahat? Man-made lang lahat yung mga yan. Yeah? Oh, lahat yan, man-made. Hindi natural yan. Nilalagyan ng mga tubo yan para tubigan kasi dito walang tubig dito sa Israel. Kaya pala sabi ni Lolo, mahalang walang tubig. Problemang magbayad kahit mahal basta kailangan natin yung tubig, napaka-importante. Kaya pala sinasabi niya yung sabi. Mahalang tubig dito kasi ginagawa nilang tubig dagat, ginagawa pa nila ng tubig na may inom. Kaya pala sabi niya, it's not about the money. Kasi mahirap. Tapos yung nagbabase sila sa tubig ulan. Yung tubig ulan kasi pumupunta sa ilog, sa Galilee. Tapos yun yung pinagkukuhanan ng fresh water. Kaya masaya-masaya sila dito pag umulan. Pag winter lang umulan dito. Pag summer, madalang na umulan. Ulan man dito, dadaan lang. Wala yung isang araw na ulan. Okay guys, shoutout muna tayo. Shoutout kay Abigail Sumook at mag-shoutout din si Sis Rowena. Shoutout sa mga bebe ko.
Uchi, si Ate at si Angel, at saka sa asawa ko, sa mga taga-Pinas, mag-ingat tayong lahat. At saka sa mga friend ko sa Taiwan, ang anak ko sa Japan. Ba? Madami. Oo, marami akong mga friend. Alam mo naman, friend dito. Oo. Basta lahat sa friend ko, tapos dito mga flatmate ko, sa Inhakuri 17, ingat tayong lahat. Miss you guys. Come on, ha? Alam na nila yan. Araw-araw nilang alam na yan. Okay. Paano mo na natuklasan yung Israel? Friend ko. May friend ako sa Taiwan dati. Tapos yung ate niya, dito nag-work. Tapos kinuha yung friend ko. Bali, nung nandito na sila, siguro mga 2 years. Tapos inano ka? Pinipilit nila ako. Ayoko. Gusto ko, pero hindi ko kaya. Sabi ko, pagdating sa placement, hindi ko kaya. Tapos, unang-una may problema ang papers ko. Kaya nga, hindi ko alam kung paano nangyari ang dito ako. Kaya, kagustuhan lang naman. Yes, dahil nga nang ang dami kong problema sa kahit papel. Kahit ako, ang dami kong problema. Kaya, kung talagang sa'yo, uukol. Totoo yan. Totoo. Sa mga kaibigan kong tumulong sa akin, ay hindi. Salamat ka. Alam nyo na yon kung sino-sino kayo, basta thank you, alam nyo naman yon na ako eh hindi nakakalimot. So sa mga yan, sa mga Taiwan, oh, try nyo din dito, mag-apply dito sa Israel. Maganda dito sa Israel, nasa Holy Land ka na, at yung mga gera-gera, wala naman yan, tahimik naman dito sa amin eh. Meron sa mga malapit sa border, pero wala namang ako nababalitaan dito. 9 years na ako dito, wala akong nababalitaan na nasaktan na OFW tungkol sa mga gera na ganyan. Greet mo na yung mga ano, yung mga pinapanood mo dyan, mga vloggers. Sino yung pinapanood mo na vloggers si dyan? Si Kabayan Gian, si... Oh, sino pa? Madami ako natutunan sa inyo, si... Sino pa? Si Sis Abilantuban. Si Holy Land Travelers. Yes, si Kuya Macdo. Oh. Sino ba ba? Mercy Sim. Tsaka yung hubby niya. Si Rex Padli. Oh, yeah, pinapanood kayo ni Sis Rowena. Ano ba madali? Kaso hindi ko na maalala. Pero noon pa, nung bago ka na sa Pilipinas ka pa, pinapanood mo na kami. Siyempre, araw-araw. Wala. Dati kasi, hindi ako mahilig mag-YouTube. Pero nung nag-start ako mag-apply, yan, nag-search na ako ng mga vlogger. Salamat sa panonood. At sa inyong mga subscriber dyan. Hanggang andito na ako, sila pa rin yung pinapanood. Thank you. Kaya nga sabi ko kay Sis Abilan, bakit walang vlog? Kamusta ang update ng halaman, ng mga tanim niya? Pati siya, chinachat niya ako pag gano'n, pagka-post. Asan na ba, yung post mo, sabi niya. Pati sa mga anak ko, sinasabi ko kayo, sa mga friend ko. Thank you. Kasi, pagpalipas oras din, at saka marami kang matutunan. Oh. Sabi ko nga kay Lolo, alam mo ba, alam ko yung Yom Kippur. Sabi niya, bakit mo alam? Kasi yung vlogger dito, sinasabi niya, walang sasakyan, ganyan. Kaya tantuwa si Lolo. Salamat. Lalo yung mga, di ba sa parking, kung blue, pwede ka mag-park. Kung may red, hindi pwede. Kaya sabi ni Lolo, bakit ang dami mong alam? Di ba? Salamat sa panonood. Ang Lolo ko sa maliit na bagay, nakutuwang-tuwa yun sa akin. Oh, yun. So yun guys, mga kasama kong vlogger dyan, keep posting lang at may mga naghihintay na ganito na organic subscriber natin na kahit sa maliliit na bagay maibigay natin yung konting informasyon dito sa Israel. Kung meron man tayong may share, malay natin yung iba sa iba, yung mga matatagal na caregiver dito, tinatawanan lang tayo. At tulad nung may isa akong vlog na tinawanan lang eh, pero okay lang yun. Tanggapin natin yung mga critics na yan, makapagbibigay ng tulong sa para ma-improve yung vlogging natin, di ba? So yun sis, dito na ako magpapaalam. Maraming salamat sa panonood at sa pagkain. Ayun, nawasak ko. Dami kong nakain. So, yun guys, maraming salamat sa panonood. Kung bago ka dito sa akin channel, ay paki-click mo na ang subscribe button katulad ng ginawa niya at ang notification bell para updated ka sa tuwing mag-upload ako, kami, ng mga videos. Okay? Mula po dito sa Israel, Orly Win at si Swen. Litrot. Bye!